Happy po tayo na inabot na po tayo ng 61 subscribers po, no? Tapos 2,000 plus na yung ating viewers within 28 days. So, isa pong napakalaking karangalan na tayo po ay tinangkilik po ninyo, no? So, maraming salamat po talaga. Hawak po natin ngayon yung isa sa magandang regalo sa atin. Dahil po sa pag-post ng mga videos, nagkaroon po tayo ng regalo. So, ito po yun. Napakagandang ibon. Actually, young bird pa siya. So, blue bar na may mga white flights. So, ito po ay siyempre gusto nating i-shout out yung nagbigay sa atin. Sir Jason Agalio ng Air 21 Loft. Ibon nyo, sir. Sana umabot sa araw na magbigay din ng karangalan sa atin, no? Bilang newbie, isa pong napakalaking bagay nito. Tapos, hindi naman natin pwedeng pagsabayin, isang gift bird din po. Galing po kay Sir Persky. Sir Persky, Villero, sir. Thank you po sa gift bird mo sa atin. Andun po sa taas, sa lock natin. Kasama na rin ng ibon ni Sir Jason Agalio. No? Tapos, yung palaging tumutulong po sa atin, si Mark Laguda po ng Kairi Lock. Idol, salamat ha. Tsaka may isang young bird pa tayo doon na kukunin pa. Actually, meron ng isa siya dito, tapos meron pa sa lock niya. Kukunin pa natin doon mga isang linggo pa. Kay Sir E.G. Baliete ng EG18 Bisaya Lock. So, thank you po. And then, Shopee. Ayos yung tripod na ginigay nyo sa atin, no? Maraming salamat. Yun, gamit ko na ngayon. Habang nagsasalita tayo dito, kitang-kita ko po yung tripod na nakuha natin sa inyo. Shopee, thank you so much. So, tara na. Punta taas. Maraming salamat po. Hello, good morning guys, and welcome to Race Love of Barotac Nuevo Iloilo. Yon, so bago natin palabasin tong mga ibon natin, no? Ibon na mini angel. Ay tingnan muna natin itong tatlong YB. Yan, isang young bird namin, no? Sariling breed namin na angel yan. Okay, and then yan galing kay EG Baliete dun sa EG18 Bisaya Love, no? Anak ng mga champions yan. And then, may isang gift bird sa atin, si Sir Jason Nagalio. Air 21 Loft naman yan, from La Paz, Iloilo City. So, may tatlong young birds dito na isinama namin sa aming flyers loft, no? So, wala na kaming iwan ngayon dito sa loob kasi pinalabas na namin yung pair na breeder muna. Pinahinga muna natin. So yan, si 01 tsaka si 02 na magkapatid. Ang ganda na nila. Ayos na yung kondisyon nila. Ito na lang yung mga nakababatang kapatid nila sa flyers. So iniiwan na rin nating bukas lang yung loft natin para masubukan na rin itong mga young birds natin. No? Na kahit mapumitik, andito lang naman yan sa paligid namin kasi malinis naman yung paligid namin. Wala masyadong kahoy. So babantayan lang din kung sakaling bababa sila sa lupa. So, kasi doble ingat na tayo ngayon sa dahil dun sa nangyari na may isang young bird kami na minsan ay kinagat nung hanggang ngayon, di pa rin namin alam kung ano yung kumagat kasi wala rin kaming ebidensya. So, yun na nga, no? Yan, mga young birds namin. Flyers na. Ito yung young bird natin, no?
Anak ng kampiyon din yan. Galing din siya magaling na na fanciers doon sa La Paz. So marami din siyang records. Most probably ma-update rin natin dito sa ating channel. Yan, medyo okay na yan. Lumilipad na kasama ng dalawang unang breed namin, si 01. Yan, yung maliit tsaka yung malaki, si 02. So, tara guys, samahan nyo na si Angel at kanya nang bubuksan yung pintuan ng namin. Viewing deck. So, Angel, pakibukas na nga. Nang makalabas na sila. Ayan, binubuksan ah. So, iyaan lang natin sila libreng lumabas. Bahala na sila kung saan lumabas dyan. So, yan. Parang ayaw pa nila. Paki-ano na lang dun sa loob. Oo, oo. Huwag lang masyado yung kalabasin lang sila para... Okay. Okay na yan. Sige, lalabas lang yan sila. Sige. Si Siruan ayaw pang lumabas ah. Tinatamad yata silang lumipad ah. Ayun. So lumabas na nga, no? So yung mga young bird natin, sige. Iyaan mo lang yan. Iyaan mo lang yung mga young bird na kusang lalabas. So yung mga young birds na iwan pa. So yun. Ayun, lumilipad na. Lumilipad na sila. So, intayin natin sila, no? So ito, diyan lang muna sa loob. Iyaan nating lumabas na. Ayan sila. Oh. Ayan. Ayan. So, naiwan lang yung tatlong wyvern. Ayan na natin bukas yung muna yan. So, para ma-experience din nila yung labas. Ayan na yung kalapati natin. Sobrang layo na nila. Oh. Ayan. Nag-exercise na yung mga kalapati namin ni Angel. So, magaling na sila. Ayan guys, oh. Tingnan nyo naman, ang saya-saya na nila. So, most probably, lalabas na yan sila, no? Lalabas na yan sila ng loob natin. Gusto na yata lumipad rin, eh. Yan. So, binabantayan namin sandali kasi baka naman sumama dun sa mga ate at kuya nila, no? Yan. Silip-silip na sila ng labasan. So, most probably, labas na yun sila. Yan yung anong iiwan natin. Yan. So, iiwan natin. Yan. Makampay na. Parang gusto na talagang lumipad. Mamaya yung kunti, lalabas na rin yun sila. So, yun ang ano. Yan na yung mga iiwan natin. So, pag matanggal na yung kahoy na yun, actually, tatanggalin yung kahoy na yan dyan kasi malimit nagpapahinga yung mga ibon natin. Yan sila. Oh. So, pinagtatanggal na nila yung mga sanga ng kahoy, ng puno. So, mas probably sa araw na ito, mawawala na. So, sana, huwag nang mag-transfer doon na magpahinga sa ibang kahoy pa yung natin, mga alaga natin. Yan, kasi mahirap silang papasukin pag magpahinga sila dyan. Ginugutom na, yan pa rin. Bumabalik pa rin dyan minsan. So, yun. Disiplina pa. Ayan. Nawala na yung isang natin. Young bird, di ko na malayan. Saan pumunta? Andun pa sa loob. Andun pa sa loob. Bumulat na po. Yan. Lipad ng lipad pa rin yung mga ibo namin. Angel. So, exercise sila. Andun sila. Yan. Andun sila. Ayan, napaganda. Malalakas na sila. So, yan na nga. So, ito, nililisan na. Yan, mga ibon ni Angel. Oh. Tingnan nyo naman. Anong oras na ngayon? So, lumilipad pa rin sila. Kumprito silang walo. Salamat at buo na rin yung paglipad nila. No? Ayan. So, sana, yan na. Kain muna kami. Hiyaan muna yung Yan na muna namin yung mga young birds na yan na lumabas. Tsaka yung mga flyers na, ayun, mag-exercise muna. Kain kami mamaya. Mag-video pa rin kami ni Angel. Angel! Ayun, si Angel, no?
siya yung taga-alaga ko pa sa trabaho tayo. Ayan, sige. Paalam muna sandali. Ayan na. Ako, ayan na sila. Umuwi na, nagpahinga na. So, time na para pakainin itong mga makukulit na alaga ni Angel. Oh, nakakya to. Sus, naku. Nakakya to. Ganyan sila. Ano, pati yan sila dumadaan. So, talagang pintuan. So, sige, Angel, pahawak na ng kamera natin para... Sige. Ano man yung... Pakain po yung ano, ibon natin. Yan. Yan, o. Baka din sila lahat tumaan. Ano kanina yun? Pusok at suka tayo, guys. Itong kutsara. Dalawang kutsara sa isang kainan. Tatlo dyan. Dalawa dyan. So guys, na, kain tayo, no? So, nasukat na tayo ng pagkain. Kain na natin. Diba? Kasi may tatlong breeder tayo dito. Tatlong ares. Tatlong dito sa baba at saka taas. Tapos itong ay yung bed na. Ayun, sa dalawang ilog na to. Ito, sila, i-hold up ngayong gabi na siguro. Pero sa ngayon, pakainin mo natin. Pinulim. Kaya, pinigyan natin sila. Ito na lang po lang. Mamasok na sila. Pasok na. Sitim kayo. Pumasok. Ang gulo-gulo. Ito yung pinakamahirap dito. Kasi ang dami nila. So, kailangan. Magaling ka rin. Tinataboy muna. Kasi ang dami nila nila. Okay. So, ayan. Kain sila lahat. Yun. Sabay-sabay na sila kamaan. Baka makalabas pa. Makalabas na, oh. Ayan. Matalino yan. So, yun. Nahawakan pa yung kamera. So, yan. Kalapatin natin. Bilang na. Sa 2, 3, 4, 5. So, 11 na ano, kampate. Tara po, ah. Ayaw kong kamaan. Pagsisipasipit na. Yun. So, ganun, diba? Kain ka rin. So, ngayon ngayon kunti. Ibigay kami ulit lang. Sa susunod, pagkain yan, inumin naman yung ibigay natin. Ang inumin. So, ngayon kunti, kuha kami ng tubig sa baba. So, bago yan, may bagong update tayo dito sa look namin. Nakita lang namin na Angel, ha. Sandali. So, sandali guys. May bagong update dito sa look namin na Angel, no? Kung paano namin ginagawa yung ano, yung mga videos. Actually, nahihirapan kami kung gusto namin dalawa kami yung ano, yung magkuha ng video. So, yung ginagawa namin, pinag-fix namin yung aming ano, yung aming cellphone, kasi cellphone na yung ginagamit namin kumuha ng video ng engine. Pero kung paano, sandali, ipakita namin kung paano, ha. Sandali. Yung ginagawa namin, ito yung ano, ito po yung kinakabitan namin ng cellphone namin dati. So, para matingnan kung ano yung sa look namin. Ganyan. So, yung ano, yung camera, dyan namin kinakabit sa ito nga, dito. Yan, nakahang. Tapos, yung ginagawa namin, yan, nakahang sa alambre. So, DIY na muna kami. Yan. So, pasok namin dyan, o.
Ayan, tapos ina-adjust lang. So, ibig sabihin, yung gamit namin is selfie stick lang muna. Ngayon, nagkahanap kami ng pira dun sa wallet ni Mama. Kinuha namin muna at saka binili ng bagong gamit namin. At ito na ngayon. So guys, instead dun sa selfie stick na kinakabit dun sa boom, ito na nga. Nakabili kami sa kwan. Sobrang mahal pa naman ito. Binili namin sa Shopee, no? Sa halaga ba naman na 93 pesos? Ayaw pang bumili nito. So, purpose nito, pag mag-present kami ng angel ng mga ibon na nakaupo na kami. So, yun na nga. Naka-fix lang siya. Kali, tripod siya, no? Medyo light duty lang, pero huwag tayo mamasang sobra sa 93 pesos nga naman na price. Sobrang galing na nito. Tingin ko nga, yung material pa lang, ito pa lang, 93 pesos na. Pero sobrang ganda niya, angel. Okay naman, nasubukan natin. So, extendable pa yung paa niya. May extend. So, yan kahaba yung paa niya. So, sobrang 1 meter. So, may lalagyan ako ng angel ng aming ano. Silipin lang naman yung gamit namin na kamera pag magkuha ng video. So, pakabit na namin dito yung camera, yung cellphone. At ipapato mo. So, subukan ko. Kung itataas. Kung itataas yung ano niya. Tayo niya. Yung pinakamataas na. Para isahan na lang. So, hanggang bubong na. Biro lang. Hanggang bubong na yan. So, minsan, may pumapasok din yung palituan sa isip natin. Kaya, video sinsya na. Kasi, nabibiro lang naman. Yan. Wali, iwan ko kung nalamins ba talaga ito kasi dapat may cup yan dito. Pero, hindi ko na nakita. Okay lang. Wala naman. Hindi naman importante ito talaga. Hindi naman importante yung camera kasi yung importante din is yung ibon. Di ba maximize ko na lahat ito? Sige ko na. Kung taas. So, yun ah. Yan sa taas. Yan. Plano na yung katulan ng video. Yung kita na yung dito. Yung ibon namin. Yung kita na rin yung nandungo namin. Okay naman siya. Silpo lang naman yung ispato namin. So, maganda, maganda. Dahil sa magandang produkto, salamat Shopee, no? Palagi tayong tumingin doon sa may Shopee kasi may mga gamit doon na kailangan natin, no? Naman, malaking tulong ito. Angel, di ba Angel? Maganda na yan po. Maganda yung quality niya. Oo, tama. Oo, cellphone lang naman yung panito. Kamita natin. So, oo eh. Wala naman tayong camera eh. Tama naman. Kasi hindi naman importante yung camera. Camera. Anything po. Lang. Basta maka-vlog si Papa. Tama. At ma-update tama kayo naman. Araw-araw. Ma-update kayo tungkol sa ibon. Sige lang, patuloy lang tayong mag-aaral tungkol sa ibon. May mahanap tayo, may mahanap tayo na mga magagaling, tatanong tayo doon. Para naman doon sa ganun ay sama-sama tayo. So, ganun naman tayo guys. Salamat ha! At ito guys, isang napakagandang balita sa atin kasi ayan o, tinatanggal na yung puno na palaging dinadapuan ng ating mga ibon. Kaya wow naman! Sana, didiretso na silang dumapo doon sa landing board natin palagi tuwing tayo ay magpapag-apply. At saka, syempre, kung sumali tayo ng karera, di po ba? So, ayun, natumba na nga. At good news po sa atin yan. And then, dahil napakainit nga ng panahon ngayon dito sa atin, binigyan natin sila ng isang palangga ng tubig at kitang-kita naman guys na nag-i-enjoy yung mga alaga natin. Kasi
lalo na ngayong panahon na nag-mort yung mga alaga natin, nangangalagas yung mga balahibo nila. So, most probably, init-init ang katawan nila, no? Yung mga pakiramdam nila. Tsaka yung lubong namin dito ay napaka-init kasi yung mga yero. Kaya bigyan din natin sila ng tubig para sa ganun ay ma-refresh, no? At galak na galak sila makatuntong dyan sa may palanggana. Yan, tama sana sila halos lahat na yan. Kasi gusto nila maligo talaga. Tulad din kasi ng tao yan na kailangan ng paligo kasi nga yan yung pakiramdam natin. Pag nakapaligo ay napakasarap. Siyempre, resko, di po ba? May pinag-exercise pa natin sila kanina. And then, binigyan pa natin ng pagkain. Siyempre, uminit yung katawan nila. Kasi nga, may mga energy. Kaya, yan. Binigyan natin sila ng, isang palanggan ng tubig. Dinagdagan ko na rin yan ng asin para maging adobo sila. Biro lang. Siyempre, baka naman may mga, mga nakatira dyan sa mga balahibo nila manibago dun sa asin. Sino naman safe, lahat naman tayo safe dun sa asin. Kaya at meron talagang nagpayo sa atin na lagyan ng asin para maging adobo nga. Pero syempre para din sa kaligtasan ng mga alaga natin yun. Diba? Ayan, tingnan nyo yung ating kalapati natin. Ito ang lang kung anong tawag sa kulay niya. Ayan, nag-i-enjoy. Tapos, dito na rin sa taas, yung mga flyers natin. Kasi na, sila yung tubong pinag-exercise natin kanina. So, nilagyan na rin natin ng tubig para mag-enjoy na rin sila. So, yun na nga. Ito pa yan kasi una, nanibago pa sa tubig. Pero ayan, alam po, galak na rin silang sawd-sawd dyan sa isang palanggana ng tubig na yan. Unang lang yan, parang naghihiyaan pa. Pero, hindi na lang yan at malibigyan din sila. Kasi, dapat may mauna dyan sa kanila eh. Kaya, para malaman nila na safe. And then, sunod-sunod na yan sila na papasok din sa palanggana. Una, ayaw-ayaw pa, pero mamayang konti, halos di na sila magkasya dyan. So, nakita nga natin, pumasok na yung isa, sabik na rin yung isa, yung iba na pumasok dyan. Kaya yan, so sunod-sunod na yan lahat na pumasok, pati yung YB na, yung bird natin, excited na rin na pumasok, yung balahibo niya, parang higaan na, nag-expand na. So, ibig sabihin, excited na yan siya. So, yun na nga, pumasok, papasok na yan talaga. Yun, naging cows na, papasok na talaga yan. Yan, so, yan yun talaga yan. Parang tao yan, gustong mag-swimming. Tinusang yung bird natin na white fighter yan, halos lahat ng fight niya ay puti. Kapagad ng tingnan kung mobilitag sila. So, guys, yun na, habang nakapaligo sila, ay dyan na rin natin tapusin yung video natin sa araw na to. So, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, Rhaeye Loft of Marotak Nuevo, Iloilo. May God bless us all.